ating video ukol sa imperialismo sa Timog Asya. Ating nabanggit ang Ottoman Empire at ang kanilang karanasan sa kanilang paikipag-ugnayan sa mga imperialistang Europeo. Ang Ottoman Empire ay isa sa mga huling imperyong na itatag noong Medieval Age. Sa rurok ng kanilang katanyagan, ang sakop ng Ottoman Empire ay umabot sa Hilagang Afrika, Silangang Europe, at sa Kanlurang Asya. Ang video na ito ay bahagi ng ating series ukol sa pag-usbong ng nasyonalismo, kaya make sure to click the subscribe button to watch all of them. Gayunpaman, ang Ottoman Empire ay nagsimulang humina sa pagpasok ng 18th century. Marami sa dating teritoryo nito ay napasakamay ng mga Europeo. Ang Egypt ay nasakop ng mga British, ang Algeria at Tunisia naman ay napunta sa mga French, at ang Greece ay lumaya sa kamay ng mga Ottoman. Noong 1876, nakuha ng mga reformistang Turks ang pamahalaan ng Ottoman Empire. Isa sa kanilang layunin ay ang pagkakaroon ng isang legislative assembly upang makontrol ang kapangyarihan ng pamahalaan. Iniluklok ng mga reformista si Abdulhamid II upang maging sultan ng kanilang bagong tatag na pamahalaan. Gayunpaman, imbis na gawing demokratiko ang pamahalaan, si Abdulhamid II ay naging isang diktador. Kanyang sinuspindi ang bagong konstitusyon at iba pang reformang napanalunan ng mga reformista. Ang pangyayaring ito ay nagresulta sa pagkakabuo ng isang nasyonalistang pangkat na tinawag na Young Turks. Ang mga Young Turks ay magiging susi sa malaking pagbabago sa Kanlurang Asya. Gayunpaman, hindi sapat ang Young Turks upang bumagsak ang Ottoman Empire. Ang huling dagok na nagresulta sa pagbagsak ng Ottoman Empire ay ang unang digmaang pandaigdig. Noong 1914, ang Ottoman Empire ay nakisangkot sa World War I, kung saan sila ay pumanig sa Germany at Austria-Hungary. Upang pabagsakin ang Ottoman Empire, sinuportahan ng British Empire ang iba't ibang mga nasyonalistang grupo sa loob ng Ottoman Empire. Ang nanguna sa destabilisasyon ng Ottoman Empire ay isang British adventurer na si T.E. Lawrence, o mas kilala bilang Lawrence of Arabia. Makalipas ng madugong apat na taon, natalo ng mga British, French, US at mga kaalyado nito ang Germany, Austria-Hungary at Ottoman Empire. Sa bisa ng Treaty of Lausanne, inihayag ng bagong parlamentaryo ng Ottoman ang bagong hangganan ng kanilang imperyo. Kasabay nito, kanila ding inihayag ang pagwawakas ng Ottoman Empire. At mula sa ashes ng Ottoman Empire, isinilang ang Republic of Turkey. Ang mga teritoryo ng Ottoman Empire ay pinaghatian ng mga nagwaging bansa alinsunod sa itinakda ng League of Nations. Ang Transjordan, Iraq, Palestine ay napunta sa mga British. Samantala, ang Syria at Lebanon ay sa mga French. Ang mga bansang ito ay isinailalim sa mga Europeyong bansa bilang mga protektorado, habang ang mga ito ay inihahanda para sa kanilang lubusang paglaya. Samantala, ang Saudi Arabia at Yemen naman ay naging mga independent na bansa. Ang pagbagsak ng Ottoman Empire ay nakatulong sa iba't ibang mga nasyonalistang grupo na makapagtatag ng kanilang mga nagsasariling bansa. Ating isipin, ano kaya ang itsura ng Kanlurang Asya kung hindi bumagsak ang Ottoman Empire? Let us know in the comment section. Sa susunod na video, ating ipagpatuloy ang talakayan sa paglaganap ng nasyonalismo sa Kanlurang Asya. Kaya make sure to click the subscribe button, and I'll see you on the next one.